Hi guys! Let's do something different today. Familiar kayo sa insulin plant? Insulin plant is the best medicine para sa mga may diabetes or matataas yung mga sugar levels. Mataas yung sugar level. So kami, may tanim kami noon. Paano siya kinakain or paano siya pinaprepare? Yung mom ko, mataas yung sugar niya. Ang ginagawa niya, sa morning, bago siya mag-take ng kahit ano, kumakain siya ng dalawang dahon. Hinuhugasan niya lang yan. Tapos yan, kinakain niya na. Yung iba naman, ginagawang tea, nilalaga, ganun. Tapos iniinom yung pinaglagaan. Ano ba lasa nito? Medyo maasim. Dalawang klase yung insulin plant. Yung isa, green yung mismong stem. Lahat green. Ito daw yung magandang klase, yung may violet. Yung may violet yung stem. Ito siya. Violet. May pagka-violet yung stem niya. Yan. Yan daw yung mas magandang klase. So, yan. Nagsasawa na yung nanay ko sa pagkain ng raw insulin plant. So, gagawa tayo ng salad. Iibahin na natin yung ano. Magpe-prepare tayo ng salad for her. So, pipitas muna ako ng ilang peraso nito. So, ang kinakain dito is yung ganitong klase, yung light cream yung kulay, hindi yung ganito. Pag kasi yung dark na yung pagka-green niya, pag kinain daw siya, parang magalas na yung may mga parang sinusinulid ka ng manguya. So, ito siya. Pwede mo siyang kainin ng raw. Raw din naman yung salad. So, kukuha tayo ng ilang peraso. Kumuha ko ng ilan. Pre-prepare tayo ng salad for my mom. Kasi, para maiba naman yung kanyang. Yan, dito lang. Sa mismong labas lang ng bahay namin. So, hugasan ko lang to. Tapos, ire-ready ko din yung ibang ingredients. Pakikita ko sa inyo. Balikan ko kayo maya-maya. Ayan. So, gagawa tayo ng insulin salad for my mom. So, ito yung ingredients. Kumuha ko kanina ng ilang peraso ng insulin plant. Tapos, sinugasan ko na rin siya. Meron din tayo dito yung pipino. And carrots. Tapos, meron din tayong iminit sa kanya na corn tuna. Ito yung magiging panlasa niya. Kasi if mayonnaise or other dressing, so, pwedeng may sugar content pa siya or more. Basta ito yung healthy option. So, there. Yung carrots. So, ito naman ay option na lang. Kasi marami dyan. Ang ginagawa talaga nila is yung raw. At papatry ko lang to sa mom ko kasi para maiba naman. Bakit nire-recommend ko yung insulin plant? Kasi, unlike insulin na gamot, yung tinuturo, syempre, merong mga bad side effects sa body yung insulin na tinuturo. Pwedeng, kasi gamot yun eh. E ito, herbal plant. So, ito talaga yung healthy option.
Tapos, pipino. Yung iba hindi na binabalatan yung pipino, pero ako ay prefer na balatan siya kasi ayaw ng mami ko yung lasa ng balat. Nagasan ko na itong mga gulay, ay itong mga ingredients ko. Nagasan ko na siya bago ko i-video. Kapag everyday kang kumakain ng insulin plant, so may tendency talaga na napagsawaan mo. So, iisip at iisip ka ng ibang way para makain mo siya. Ayan yun. What's that? May bombero ba yun? Malapit yung bahay namin sa kalsada, kaya din eh. Ito yung ating insulin plant. Para siyang ipinalit natin sa lettuce. Pwede mo din siyang lagyan ng lettuce, pero parang masyado nang madamo yung ano. So, ito naman. Ito na siya. Corn tuna. Yung gagamitin natin na pampalasa niya. O pala akong kutsa. Tapos yan, toss lang natin. Pwedeng, may isa pang option na pwedeng ipang-dressing dito if ayaw nyo ng corn tuna. Pwede siyang, pwedeng honey and apple cider. Konti nga lang yung apple cider since if malalas, if makakatikim kayo nung, nitong insulin plant, medyo maasim na kasi siya. There you go. So, siyempre, titikman ko muna bago ko ibigay sa nanay ko.
yung asim nung nitong insulin plant is bagay na bagay dun sa tuna. So, tatawagin ko yung mami ko para i-taste test niya muna. Kasi para sa kanya talaga ito. So, ayun yung mami ko. Patitikin muna sa kanya. Kainin mo insulin plant. Yan nga yung pinakakain ko sa'yo. So, mahihiyain yung nanay ko. Ayaw niyang masyadong humarap. Pakainin niya na to. So, anyway, thank you for watching. Please don't forget to subscribe to my channel. Thank you!